Ang ABS-CBN ay naging bahagi na ng buhay ng maraming mga Pilipino sa nagdaang mga taon. Naririto ang mga entertainments tulad ng mga reality shows, teleserye, game shows at syempre, ang kanilang mga news at documentaries. Pero, alam niyo ba na noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay ipinasara niya ang istasyong ito at nagawalan ng istasyong ito na makabangong muli nang maging presidente si Cory Aquino sa ating bansang Pilipinas. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay kanya na naman itong ipinasara at hindi panayagang mag-renew ng prangkisa nito. Maraming mga mangmang ang nagalit na protesta at sangkatutak ng mga post sa social media na kasi pinigilan daw ni Pangulong Duterte ang freedom of speech. Pero kung ating pag-aaralan at iintindihin mabuti ang mga pangyayari, ay ating mauunawaan kung paano ang mga dilawan na ito ay kinakasangkapan ng ABS-CBN upang gamitin ito sa kanilang mga black propaganda. Oh boy! Kaya sa video na ito ay ating iisa-isahin ang mga katarantaduhang ginawa ng istasyong ito at ng pamunuan ito kasabwat ang mga Aquino at dilawan. Lahat ng yan, dito mo lang malalaman sa channel na ito. Kung mapapansin ninyo ay bias ang pagbabalita ng ABS-CBN. Tulad na lang halimbawa, kapag tungkol sa mga Marcos ang topic, ang lagi nilang inilalabas ay mga biktima kuno ng martial law, human rights violation, at kung ano-ano pang mga bintang na kailanman ay hindi napatunayan sa harap ng korte. Maging ang paraan kung paano nila i-address si dating Pangulong Ferdinand ni Marcos ay mapapansin ang pagkabias nitong istasyon na ito. Sapagkat na imbes na i-address si dating Pangulong Ferdinand ni Marcos bilang dating pangulo, ay madalas siyang tinatawag ng mga ito bilang dating diktador na makakadagdag sa mga kabataan ngayon ng masamang pag-iisip tungkol kay dating Pangulong Ferdinand ni Marcos. Pero pagdating kay Cory at Ninoy, ay bayani ang kanilang bansa. Oh boy! Pagkatapos ng lahat ng kataksilan sa bayan ni Ninoy, paanong nasikmura ng mga ito na tawagin siyang bayani? Isa sa pinakasikat na host ng ABS-CBN ay si Chris Aquino, na kilalang anak na babae ni Cory at Ninoy Aquino, ang madalas maglabas ng kanyang saloobin noon tungkol sa journey daw ng kanyang mga magulang na makamit ang kalayaan. Ayon pa kay Chris sa isang interview, ay utang daw nating mga Pilipino sa kanyang mga magulang ang tinatamasan nating kalayaan. Sino ba ang pinagluloko ng babaeng ito? Paano maging utang natin kina Ninoy ang ating kalayaan? Imuntik na gang maging komunista ang ating bansa dahil sa kagagawan ng tatay niya. Pero, syempre, dahil sa ABS-CBN, nilabas ang interview ni Chris ay pagkakataon na nila para patuloy na linlangin ang mga Pilipino. At dahil sa lakas ng puwersa noon ng mga dilawan at malaking impluensya ng ABS-CBN, ay nagawa nilang maipanalo si Ninoy Aquino bilang Pangulo. Ibig sabihin, nauto na naman nila ang mga Pilipino noong panahong iyon. Dahil noon pa man, ay talagang maimpluensya na ang ABS-CBN dahil sa mga Lopez na nagpasimula nito. Kung ganun, bakit napaka-protective ng ABS-CBN sa mga Aquino? May sagot ka ba, kapatid? Ang sagot ay naririto. Nang pumalit si Cory Aquino bilang pangulo ng ating bansa, imbes na i-push ang proyekto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant, ay mas nakinig ito sa mga payo ng mga Lopez. Nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan upang mayangat ang isa't isa. Dinaglawan, noong February 26, 1986, ay ibinigay ng libre ni Cory sa mga Lopez ang Meralco. Kaya't imbes na sa gobyerno ito, ay naging private property tuloy ang Meralco. Ito ang dahilan kung bakit ang taas-taas ng singil ng kuryente natin ngayon. Dahil pribadong kumpanya ang nagmamay-ari ng Meralco na dati ay sa gobyerno. At bilang kapalit ng pabor na ito, ay nakipagkasundo na naman ang mga Lopez na gagamitin ang kanilang impluensya
upang tulungan ang pamilya Aquino na i-build up ang imahe nito sa mga tao na hanggang sa ngayon ay damang-daman natin ang epekto sa bansa natin. Pati ang mga history books sa ating bansa ay kanila rin ni-revise at binago na pinapakita na ang masama ay si Marcos at ang bayani ay si Ninoy Aquino. Mga minamahal kong kapatid, labis din na dinikdik ng media ng ABS-CBN ang pamilya Marcos sa maraming taon sa tulong ng kanilang mga pahayagan na Daily Inquirer at Rappler na alam naman natin na sustensyado ng dilawang partido. Kung hindi ito totoo, ay bakit puro biktima puno ng martial lang ang kanilang binabalita? Bakit ayaw nilang ipaalam sa makabagong henerasyon kung ano-ano yung magagandang nagawa noon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Yung mga sadamakmak na mga paralan na ipinapagawa sa panahon niya, mga tulay, mga kalsada, mga benepisyo, mga proyektong pang-agrikultura at marami pang iba. Bakit laging masama ang ibinabalita nila noon kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos? Isa lang ang sagot dyan. Masakit man aminin o hindi, ang ABS-CBN ay hawak ng makakaliwang grupo na kinain na ng kanilang pagiging sakim. Sakim sa kapangyarihan. Kahit kailan, hindi nila ibinabalita kung sino ang may kasalanan sa Hacienda Luisita Massacre, Mendiola Massacre, Lupao Massacre, yung pag-usbong ng grupong Alasamasa at Tadtad Cult, at iba pang mga pribadong grupo na may basbas ni Corey ang pagkakatatag. Para sa mga hindi nakakaala, ang mga grupong ito ay mga brutal na mga vigilante na walang pakialam kung inosente ka o hindi. Basta kung ituro ka sa gobyerno ni Corey bilang target, ay asahan mo na isang gabi ay may bigla na lang papasok sa bahay mo at tutugisin ka kasama ang buo mong pamilya. Kilala ang grupong Alsamasa at Tadtad Cult bilang ilan sa mga vigilanteng grupo na matitindi ang paraan sa pagtugis tulad ng pagpugot ng mga ulo ng kanilang target. Lumalabas sa pag-aaral na mas maraming ang human rights violation ang naganap sa panahon ng mga Aquino. Ngunit, bakit hindi nagawang ibalita ng mga pinagmamalaking matatalinong journalist ng ABS-CBN? Again, isa lang ang sagot kapatid. Hawak ng dilawang partido ang ABS-CBN. Ang pagbagsak ng bias na istasyon. Lahat ng bagay ay may katapusan. Kasama na rito ang pang-aabuso ng bias na istasyon sa kapangyarihang ibinigay sa kanila ng mga dilawan. Kamakailan lang, sa wakas, ay nanaig ang hustisa at siyang tama. Lumitaw ang tunay na katotohanan na pilit itinago ng ABS-CBN. Naglabasa ng mga charges laban sa istasyon na ito, maging sa management ito. At dahil dito, napakaraming lumabas na ebidensya laban sa kanila, ay wala na silang nagawa kundi gamitin ang kanilang halos 11,000 na mga empleyado upang magrally, magprotesta sa ating Pangulo na huwag ipasara ang kanilang istasyon. Sa katotohanan at talagang katotohanan, wala silang pakialam sa kanilang mga empleyado. Dahil kung talagang nagmamalasakit sila sa mga ito, ay dapat sana noon pa man ay inayos na nila ang mga gusot ng kanilang kumpanya para hindi nadadamay ng matindi ang kanilang mga empleyado dahil sa management ng company nila. Mga minamahal kong kapatid, sa huli ay nanaig pa rin ang tama at napabagsak ang istasyon na siyang pangunahing instrumento ng mga dilawan upang siraan ang mga Marcos, pati na si Pangulong Duterte. Napabagsak ang istasyong lumason sa isipan ng maraming Pilipino. So ayan mga kapatid, sana naman sa video na ito ay mayroon kayong natutunan na ang lahat ng kasamaan at kasakiman ay may katapusan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana huwag niyong kalimutan na ang may malinis na kaluuban ay walang kinatatakutan. Maraming maraming, maraming.